pandar mo. So yan, may headlight ka na, blaster. Pakipreno mo kung namamatay pa, preno. Sa kamay, sa kamay. Sa pa, sa pa. So yan, di na siya namamatay, okay na. So itong motor ni Padreng, Rossi 150 Macho, umaandar siya, namamatay. So paandarin muna natin. Ayan, umaandar siya ng Padreng. Ang issue ng motor na to, kapag prineno natin, namamatay siya. Ano kaya yung problema ng Macho na ito? So paandarin muna natin. Ayan, umaandar na naman siya. I-try natin prumeno dito sa baba. So yan, namamatay siya. So tumatakbo daw ang customer, hindi man nakakalayo, namamatay ang kanyang motor. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. So pag umaandar siya, prineno, namamatay. Ganon din sa foot brake. So alamin natin tong problema na ito. So, ang gawin natin, tanggalin muna natin to. So, ayan, nakatanggal na siya. Kunin natin tong galing sa kanyang stator. So, ito siya. Ang kanyang kulay. Yan, ilawan natin. Ang kanyang kulay is yellow, pink, green, tsaka blue na may white. So alamin muna natin ang bawat color coding. Etong yellow wire na to, ito yung kanyang sa light coil. Etong kanyang pink, ito yung sa charging. Yung kulay green naman, ito yung kanyang negative. Tapos etong kanyang blue na may white, ito naman ang kanyang pulser. So mapapansin natin, apat lang yung kanyang wires. So pag ganito yung mga wire natin, ang ibig sabihin nito, battery operated yung kanyang CDI. So i-trace natin kung bakit tumatakbo pag prumeno, namamatay. So ang gawin muna natin, tanggalin muna natin tong pink tsaka yung yellow wire. So yan, natanggal na natin yung yellow and pink na wire. Ibalik na natin itong kanyang socket. So yan, nabalik na natin yung kanyang socket. Sabay gumamit tayo ng test light. So ito yung ating test light, yung kabilang terminal, ilagay natin sa body ground. So yan, linagay natin yung isang terminal sa body ground. Gawin natin, paandarin natin yung motor. Pakipaandar yung motor natin to sa yellow wire, naka body ground yung isang terminal. Dapat hindi siya iilaw. So sige, pakikik. So okay, ipat tayo dito sa kulay pink na wire. Dapat hindi siya iilaw. Sige, pakikik. So okay, iilaw lamang yan kapag linagay natin yung isang clip sa kabilang terminal. So ipit muna natin dito. So ayan, nakaipit na siya. Tapos isang terminal ng test light doon sa kabila. Pakikik, dapat ilaw. So okay, okay. So okay yung ating stator. So pag ganyan yung kondisyon, okay yung ating stator. So ibalik na natin yan. So ayan, balik ko na. Ilagay na natin yung kanyang socket dito. So ayan, balik na natin. Tanggalin muna natin itong bangko para ma-expose natin yung wire. So ayan mga padre, magic, natanggal na natin yung kanyang bangko, yung kanyang tangke. I-check natin itong socket na to. Ito yung galing sa ating stator. I-check muna natin kung pumapasok dito ang kuryente. So tanggalin muna natin yung kulay yellow tsaka yung pink na wire. Tanggalin muna natin yan. So yan, natanggalan natin yung socket.
wag na natin tanggalin yung pink tsaka yellow, sundutin na lang natin para hindi na tayo mahirapan magbaklas. Yung isang terminal ng ating test light, ilagay natin dito sa body ground. Ayan, nakita natin dito. Sabay natin, sundutin yung kulay yellow na wire. So, pati na. Oh, sige nga, pakikik mo nga. So, okay siya. Sige, isa pa. O, sundutin natin yung kulay pink na wire. Dapat hindi din siya ilaw. So, yan. Iilaw lamang yan kapag etong pink na wire tsaka yung yellow ay pinag-contact natin. So, itry natin kung iilaw siya. So, yan ang ginawa ko. Sinundutan ko na lang yung kulay yellow na wire tsaka ako siya clinip. Sabay natin, sundutin yung kulay pink na wire. Dapat umilaw siya. Sige nga, pakikik nga. So, yan o. Nice! No! Yan o. Huwag ka nang mag-revolution. So, yan. Okay siya. So, ibalik na natin yung socket. Ang susunod naman natin gagawin, etong kulay red na wire. Eto, galing sa regulator. I-check natin kung nag-create siya ng kuryente. So, itong wire na to, sinusupply niya yung ating battery. So, check muna natin kung nagbibigay ng supply itong red na wire. So, ang gawin natin, tanggalin muna natin yan. So, yan, i-check natin itong red wire. Padyakan natin yung motor. I-check natin kung nagbibigay siya ng supply. Gumamit tayo ng test light. Ilagay natin tong isang terminal dito sa body ground. So, ilagay muna natin dyan. So, gumamit muna tayo ng flashlight. Medyo malabo siya. So, ayan. Tapos, yung isang terminal. So, ito, isang terminal ng ating test light. I-tap natin dito sa red wire. Dapat iilaw yan kapag tinadyakan natin. Padyakan muna natin yung motor. So ayan, nakatap na tayo. Ipadyakan natin, dapat iilaw yan. So ayan, umiilaw naman siya. So ibig sabihin, nagbibigay naman siya ng kuryente. So ibalik na natin yan. So ayan, naibalik na natin. So etong red na wire, papunta siya rito sa battery. So eto siya. So, ito yung kanyang wire galing regulator. I-expose muna natin yung wire kung nagbibigay siya ng kuryente. So, ito yung ating wire. So, papunta siya rito sa ating regulator. So, yan siya. I-check natin kung nagbibigay ng kuryente dito sa wire na to. Tinanggal ko muna yung battery para ma-expose natin to wire. So, ilagay natin yung isang terminal ng test light sa negative. So, ayan, nakalagay na siya sa negative. Sabay natin, i-tap dito. Pakita dyan. So, ayan, oh. Sige, tadyak. So, ang mangyayari sa kanya, mga padre, ayan, oh. Pakita dyan. Wala siyang binibigay na kuryente. Kaya yan ang dahilan kung bakit namamatay yung ating makina. So, tuntunin natin tong wire na yan. Check natin bakit hindi siya nagbibigay ng kuryente. So, ito yung kanyang red na wire. So, yan. Pakikik. So, wala rin siya. Sige. Ngayon, ang gagawin natin, dito tayo sa may regulator. Sundutin natin. Teka lang, sandali. Sundutin natin. Sige. So, yan. Meron siya. So, ang ibig sabihin, etong red wire na to, may kuryente siya, hindi siya lumilipat dito sa kabila. Ang gagawin natin, irerekta na natin yung dalawa na yan. So, yan, tinanggal ko na yung red dito. Tsaka yung red nung ating regulator. Ibalik natin yung socket dito. Okay, okay, so yan, nabalik na natin. Pakipasok mo dito. Yan, ipasok natin. Irekta na natin, mga padre. Okay, saksak mo. Nakasaksak na. So, yan. I-double check natin
Siguruhin natin na yung isang terminal ng test light naka body ground. Sabihin natin i-kick yung motor, i-check natin kung meron na siyang kuryente. Okay. So ayan, oh. Okay na siya. So napansin nyo ba mga padreng, umandar na yung motor. So ang nakita kong issue rito, yung regulator natin nagbibigay siya ng kuryente pero hindi niya nasusuplayan yung ating CDI. So hindi siya umabot dito sa fuse. Check natin dito kung meron na siyang kuryente dito. So ayan, oh, meron na siya. Ayan, oh. Ibig sabihin nasusuplayan niya na ng kuryente yung ating CDI. Ito yung ating CDI. Yung CDI kasi natin battery operated. So ito lang pala yung issue, itong red wire natin. So hindi lang siya tumatawid yung kuryente. I-check nga natin kanina nung pinapa-under natin, pumepreno tayo pero namamatay. I-try nating pumreno tayo ngayon kung hindi siya mamamatay. So pakiano mo, preno mo. So ayan, oh, pumepreno na siya, hindi namamatay. Sa baba, preno mo. So ayan, oh. Nangis, no. I-pander mo. So ayan, may headlight ka na, flasher. Pakipreno mo kung namamatay pa, preno. Sa kamay, sa kamay. Sa pa, sa pa. So ayan, di na siya namamatay, okay na. Gunggong, marinig kita sa mukha eh.